Good morning guys, meron tayong gagawin na naman. Actually guys, ito yung mga common problema ng mga precision equipment. So, actually instrument to. So guys, pakita ko lang sa inyo kung paano to gagawin yung mga ganitong ito guys. Ganitong surgical drill. Ito yung drill ng pang orto. So ito yung Zimmer. Zimmer to guys. So ang problema niya guys is nag-stuck. So, pakita ko sa inyo paano natin gagawin yung mga ganitong stock. Kasi guys, mga ganitong instrument, napakamahal ng papagawa. So, halos, actually, nila na ginagawa, pinapalitan na ng bago. So, dito sa amin guys, ginagawa ko to. So, kasi common na issue nito is nag-i-stock yung motor. Yan o. Kung makita mo guys. Yan. Yan. Hindi mo maikot yan. Yan. Napakatigas. Hindi mo maikot guys. Kaya gagawin natin, bubuksan natin guys. Actually guys, ito precision, kailangan mo ng mga tools na mga gagamitin dito. Kasi mahirap talaga buksan. So una guys, tatanggalin mo to yung tatlong allen key doon sa loob para mahugot mo siya. So nakikita mo naman may tatlong allen key doon. So huhugutin natin. So, gagamit tayo ng mga precision tools. So, ito yung isa sa mga mahal na surgical drill ng ano, Zimmer. So, napakamahal nito guys. Pag bumili ka nito, napakamahal nito. So, actually, hindi siya gumagana. May, okay yung battery niya, pero ayaw niyang gumana. So, ano na lang natin. Gagawin na lang. So, kasi hindi gagana yun kasi naka-stock guys. Oh. Hindi mo maikot to. So bubuksan natin guys. Tanggalin lang yung apat na screw. At tatlong screw dito guys. Yan. Ang maganda nito guys gawin bago mo siya babaklasin guys. Overnight mo muna siyang ibabad ng WD-40. So ito. So, ito guys, ito gamit kong WD-40. Overnight ko siyang binabad. So, ngayong umaga. So, gagawin ko na siya. Kasi medyo maluwag na yung mga screw. Madali na natanggalin to guys pag naibabad mo siya ng, ayun, luwag na. Oh. Pag naibabad mo siya ng WD-40 na oil base na spray, lalambot na yung mga screw. Madali na tanggalin. Pero pag hindi mo sa ibabad guys, baka mabali mo pa yung ano niyan, yung allen na yan na screw. So after yung matanggal mo yung tatlo guys, tanggalin mo rin tong ito. So ito guys, tatanggalin mo itong screw din yan. Ito ngayon guys, gagamit ka ng special tools niyan. So tatlong butas yan. So, wala akong gamit ang tools na gagamit, ano guys, ng pang ganito. So, ginagamit ko lang ito. Yan. Yan o. Nag-modified ako ng kasya dun sa mga ganito guys. Meron naman to. So, minodified ko siya para lang magkasya. So, ayan guys, tatanggalin natin. Napakasimple lang guys. Ayan o. Mas na ma-insakto yung butas doon sa dalawang butas, ikot mo lang siya. Kailangan mo rin kasi guys, ibabad, anuhin mo rin yan, lagyan mo rin siya ng langis para lumambot. Ayun o, napakalambot na siya. Yan. Ito din yung sa kabila guys. At saka yung pagtanggal to guys, kailangan mo, patanggalin mo yung kabilang side. Ayan. See? Ayan. So, iurong, ilipat mo tong lock na to. Kasi hindi mo matatanggal yung isa pag hindi mo nilipat yung lock. Yan. Yan. Simpleng-simple lang subuksan guys, pero pag pinagawa mo kasi sa company napakamahal. So, pwede naman natin gawin as a technician, pwede naman natin gawin 'yan. So, pag natanggal mo na 'yan, guys, pwede mo nang hilain tong dalawang 'to. Ito. Yan. See? Makita mo guys, kinamon naman yung loob niyan. Ayan o.
So, ito yung, ingat lang tayo guys kasi meron ditong electronic controller niya. Dito. Meron siyang electronic controller dito. Yung ano kasi to eh, alternating, magre-reverse forward kasi itong drill na to eh. So, ayan guys, oh, paano mo siya, paano mo pa maaniikot yan? Ayan. Ayan, nag-stack na sa sobrang dumi, sobrang ano, sobrang dumi guys. Ayan, oh. Stack na siya. Ayan, hindi mo na sa maikot. Hindi mo sa basta-basta maikot pag hindi mo sa binubuksan guys. Yan po, tatil ka bubuksan mo. So, ayun guys, oh. Nung binabad ko siya ng langis, nagkakaroon na ng ano dito, kaya lumambot siya. So, pero ito, hindi pa rin siya maikot, guys. Ayun mo, oh. Gagamit ka lang ng plies para kayang ikutin, pero hindi pa rin siya maikot, guys. Actually, guys, pwede mong ilabas yung motor na to. Pwede mo siyang ilabas. Kasi hindi lang ako isang beses nagagawa ito, guys. Simula sa pulpa, ginagawa ko na talaga to. Mga ganitong precision na ano. Kasi marami kaming ganito, eh. Orto drill. Siguro na sa mga 4 o 5 kaming meron kaming ganito. Puro Semir lahat yung brand ng gamit namin dito na Orto Drill. Ayan o. So ito lang kasi yung motor niya guys. Ayan o. Tingnan mo naman guys, sobrang magagawa mo. Kinalaw ano na o. Kasi nga ito minsan, kasi nga ito guys, meron tong ipapasok sila dito ng mga pandrill. Yung ibang mga pinagbabarinahan ng mga buto-buto, lalo na pag mga TKA. TKA yung kaso. Ayun oh. Nagkukurod na siya kasi minsan pinapasok siya ng tubig. So hindi na siya iikot, guys. Napakatigas na 'yan, guys, oh. Yung motor na 'yan. So isa sa mga ano natin, tatanggalin mo muna yung mga rubber, guys. Itong mga rubber na 'to, importante 'to. Napaka-importante itong mga rubber na 'to. Yan. Eh putol na tong isa. Ayan. Pero meron akong pampalit niyan, papalitan ko na lang. So, mag-iipon kayo ng mga rubber guys na napakinabangan niyo kasi ako nag-iipon ako talaga ako ng mga pwedeng mapagagamit. Ayan guys. Babad mo na sa tubig 'yan, sabunin mo. Okay na ulit. Tingnan mo guys, ang dumi-dumi. So, 'yan mga guys, yung mga 'yan, either yung mga ano yan, mga debris ng mga buto na binabarina ng doktor. So, pumapasok dyan sa sobrang ano. So, ito naman guys, is ini-sterile naman to namin. So, ini-sterilize naman tong ano, drill na to. So, okay lang. So, yan o. Ano palinisin yan? Ngayon, lilinisin mo lang yan guys. So, gagamit tayo ng brush. Steel brush na ginagamit ko. So ito yung ginagamit yung steel brush guys. Yan. I-brushin ko lang ito kasi sobrang dumi na eh. So dapat kasi ito guys, ito iikot to. Pero hindi siya maikot sa sobrang tigas. So iba, lagyan ko muna siya ng ito, WD. Kasi dito lang yung nalagyan ko sa harapan. So hindi yan uubra. So mo guys, hindi mo talaga maano yan. So guys, ito nga pala guys, kung ito nga pala mga ganitong precision guys. Wag niyo pabayaan na hindi niyo binubuksan na ilang taon na hindi niyo binubuksan kasi nga nagkakaroon nga siya ng mga ano-ano dito sa loob. Kailangan mo ring linisan guys. So ito kasi tinambak ng mga user sa kanila ano, hindi ba nila sinasabing hindi na pala gumagana nung ginagamitin na nila. Ganun ang nangyayari. Ayun na nilang hindi na gumagana, nag-stuck na. So, porket marami naman silang ganito, meron silang 4 na unit na ganito. So, walang problema. Meron silang pangpalit agad. Tsaka yung dinala dito sa workshop namin, sa Biomed, na pinapagawa. So, ito guys, tatanggalin mo to. Yan. Yung alin kiniyan para mahugot mo tong buo na to. So, nagamit ka ng maliit na alin key para matanggal mo yan.
importante guys, importante sa ano, kailangan mayroon kang precision key. Mga ganitong precision. Kompletong size niyan guys, mga ganitong precision. So, kayang tanggalin. Kasi pag wala kang precision na ano, hindi mo matatanggal 'yan. Ayan guys, so complete yun guys, meron siyang ano, so ayan, yan, tatanggalin mo tong itong ano to, napakaliit na na ano, allen key. So kabilaan yan guys, kailangan mo siyang tanggalin kabilaan. Yes, guys, napakaliit. So ingatan mo lang, ilalagay mo sa isang lagayan niyan para hindi mawala. So, matigas. So, isang side, matigas. Medyo ano siya. Hanap ako ng isang aling kinamaganda. Pero medyo malaki-laki. Siya talaga. Kaya lang medyo tumigas yung ano niya, mahirap tanggalin. Uy, super. Tanggal ko na yung dalawa, yung isa na lang guys, tigas. Tiyan mo guys, oh. Iniikot ko na guys, hindi pa rin sa maikot sa sobrang tigas eh. Yeah, tigas. Nag-stack na yung loob niya guys. So, grabe na yung ano niya. Nag-stack ng ano niya. Nag-stack na yung motor niya talaga. So, kailangan lang natin ng babara ng mga... So ito kasi dapat tumatanggal eh. Tigas eh. Ito kasi dapat matanggal. Oh shit, tigas ah. Matigas. So napakatigas na eh guys, hindi siya matanggal. May precision ka ng ano, pero hirap. Hirap mo pa rin siyang tanggalin. Tigas eh. So, hanap tayo ng ibang paraan. Bukan natin tanggalin yan.
skip na na guys. Kinalawang na talaga siya ng todo. So, tingnan ko sa iba po. Pasukin. So, ito guys, dapat malinis. Sobrang singko lang siya. So, gagamit tayo ng mga panglinis lang ito guys. Langis lang. As is. So, tinan mo naman guys, kinalawang na. Kaya kailangan talagang malinis yung ano natin, yung motor para maikot. Ayun guys, after mong ma-remove ito, yung pinaka-ano niya guys. So, after mong ma-remove yan, ayan, makikita mo dito guys, may circlip. So, sobrang dumi talaga guys, kinalawa. Ano na, nag-stack na. Hindi na sa talaga, ano. Ayan, tatanggalin mo itong circlip. Tignan natin tanggalin yung circlip guys. Linisin.
So ayun guys, malinis siya. Malinis na siya guys. Kailang guys, stuck pa rin siya. Hindi pa rin siya maiikot. Ito yung problema natin. Babad muna natin guys ng ano natin. Babad muna natin ng langis yan. Para lumambot yung ano niya guys. Para lumambot lang yung ano niya, yung shafting niya guys, kasi hindi niya maiikot. So actually guys, sira na yung ano talaga siya. Yung shafting niya is tigas, nag-stuck talaga siya. So mahirap siya ikutin. So antayin mo lang, antayin mo lang din. Ibabad mo to guys ng mga 3 to 5 hours yung ano niya, yung ito, para lumambot kasi hindi na siya maiikot eh. Hmm? Ha? Wala pa, hindi pa ako nakapunta te. Sarado man kahapon. Alas paglabas ko ng ano? Paglabas ko ng alas 8. Wala pa, tagal pa nagbukas eh. Oh, alas 9 pa lang magbubukas. Pag ano, bibil, ano. Wala man sa Panda. Nagpunta ako ng Panda ng mga wala. Sa Darir. Unsa naman na siya? Connector or unsa? Headset na mismo, kasama. Hindi, Bluetooth. Alin? Na siya. Hindi na. Hindi Bluetooth. Headset lang yun na direkta na ikakabit yan sa ano. Ah, gagamit kasi ng adapter, di ba? Oo. Kunti ilagay ka siya. Ayun guys, atin natin malinis na guys. So, umiikot na rin siya. So, yun ang importante. Umiikot na. So, ibabalikan natin siya guys. Para ma-check natin kung gagana pa siya. So, ito pa lang yung controller niya guys. Okay naman yung controller niya. Walang problema. Hindi naman nag-stuck. So, pati yung reverse forward niya. So, okay naman siya. So, okay naman. So, ito pala yung ano niya, controller switch niya. So, mayroong apat na wire yan, guys. Kasi may reverse, may SDO yan. Tsaka may ano yung parang yung root, ano niya, nagpabalik-balik na rotate. So, yan guys. Babalikan natin. Yung pagbalik pala nito guys, kailangan yung wire niya, importante yung wire na hindi siya tatamaan ng motor niya. Saka dapat yan lapat. Kailangan lapat na lapat yan guys. Tapos ibalik natin yung circlip. Importante guys yung circlip, huwag natin kalimutang pag-ibalik. Tapos ito guys, tumisin ko muna to. Kailangan natin maibalik yan guys, at saka ito kailangan din natin maibalik to.
natin tong rubber na to, guys. Ito muna pala. Ito muna, ilagay muna natin tong ano, yung spacer. Bago yung rubber, guys. Ano, sakto yan, oh. Yan. So, bago to. Yan. After nun, yung rubber. So, after nung rubber. So, ito, guys. Yung rubber na to. Yan. Ito nga pala, guys. Pag pinagawa mo to sa mga company na, diba, ito Zimmer, papapadala namin sa Zimmer. Napakamahal ang singil ng Zimmer. Tapos lilinisin lang naman nila. Kaya naman ding linisin. So ito, guys, yung rubber nito. Yan. Ito nga pala, guys, hindi mo na to kailangan ibalik. So wala na to. Hindi mo na to kailangan. So dito kasi yan, guys, oh. So yan, ito yan. So pwede kong palitan to, guys. Pero pwede mo na rin hindi to kalagay. Pwede mo rin siyang ikabit. So ito, guys, ito yung rubber dito. Ayan. Huwag niyong kalimutang ilagay ito ng ayos, kasi papasukin na naman to ng mga ano, guys, pag hindi mo siya lagyan ng maayos na rubber. So saka ito, guys, lalagay ako ng pala, guys. Pwede mong lagyan ng ibang rubber. So masyadong malaki yung isa. Hanap ako ng medyo maliit, guys. Kailang puro makakapal. Yes, oh. Ito, guys, sakto yan, ito, guys. Ayan. Diba? So ito malik, eh. So ito yun, guys, yung pinalitan ko. Ito na yung napunit. So pinalitan ko siya ng color black na insakto rin dito. Ayan. Ayan, guys, ganun lang. So ipasok mo lang ulit ng itong mga to. So ingat lang, guys, kasi mapo yung pagkalagay dito, kailangan nakalagay yan sa guide. Kasi pag hindi, guys, mapupunit yan. Tatamaan ng ano yan. Yan. Tanggal ako na. Mahirap mag-gloves na ano, maglagay ng ganito, eh. Sige, ito yan. Importante, guys, sa mga rubber, yung sa mga o-ring, para hindi pasukin yung motor. So pag pinasok ng ano yung motor mo, wala na. Damage na, guys. Ito ang nangyari sa atin ngayon. So buti naman umikot siya ulit. So yun. Okay. Ikabit ito, guys.
Kalimutan ko palang ikabit ito. So yun guys, ibalik mo lang yung ano dito. Yung screw dito guys. Tsaka yung dalawang nut dito. Ayan. Tsaka yung dalawang nut dito guys. So ayan guys, pwede nating so ayan guys, after nung nabuo na natin yung guys yung ano, so kailangan guys dito guys wala ka makitang gap dito, so ayan o, so kailangan wala kang makita ditong gap, kailangan nakalagay yung rubber mo dyan, tsaka ito moving sya ayan. So titesting na natin guys. So yung battery ko guys pala lubat, hindi gumagana. So ayan, hindi gumagana yung battery. So ngayon guys, papaganayin ko siya sa ginagamit kong power supply lang. So tanggalin ko muna yung battery niya. So ayan guys, gagamit ako ng power supply. So ito guys is 16 volts. Ayan. So 16 volts yan. So kailangan ko rin i-adjust to ng 16 volt. 16. Yan. 16.5. Yan. 16.5. So kasi ito is, ito kasi guys is 16.5 din. Yan. Yan. So ano nga pala guys, para sigurado ka kasi may polarity yan, battery, positive, negative. So sukatin mo muna dito guys kung alin yung positive nya, positive side nya. So gamit ka ng meter. So yeah, ito yan, ang voltahin lang nya is 3.3 volts, 16 volts to guys. So ang positive mo is dito sa side na to, ito side na to. Ngayon, titingnan mo yan dito pag sinalpak mo siya kung saan siya papasok. So, ito yung guys yung positive side niya. So, ayan. So, positive side. Ito yung negative side naman. So, ngayon guys, nakabitan ko lang ang power niya. So, ayan. Ito yung positive. Ito negative. Yung negative. Ito naman yung positive. Ayan. So, ayan guys. Nakabit ko na siya. Ayan. Testing lang natin kung gumagana. Talagang gumagana ba? Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan guys. Ayan. Tingnan natin kung gumagana. So, ayan nga guys. Ayan. Ayan ako kung gumagana. Ayan, oh. Ayan. Guys, pati yung reverse nya, reverse, ayan, gumagana din sya, ayan, yung load nya, okay din, gumagana yung load, ayan, ito yung high guys eh, so, ayan, gumagana sa lahat guys, ayan. Yan low. High.
So okay sa guys, gumana sa lahat. So ganun lang guys. Ganun lang kasimple magawa ng mga ganito guys. So ayan. So napagana natin yung nag-stuck na ano. Kasi karamihan na problema lang talaga ito guys, nag-i-stuck lang tong motor. Dahil sa sobrang paggamit din, tsaka yung nagkakaroon lang siya ng yung mga, siyempre nagkakaroon ng mga dugo-dugo yan, o kaya yung mga pumapasok sa loob. Kasi pag nagluwaluwagan na yung mga belt mo dyan, yung mga, yung o-ring, yung, yan yung time na papasok yung mga, ano dito, yung dumi-dumi. At tsaka, ano din guys, dito rin, pumapasok din dyan sa loob yung mga, ano yan, dugo-dugo. Kaya, ayun, nag-i-stuck siya. So, ganun lang guys, ganun lang pag-i-repair ng mga ganitong precision na drill. So, Zimmer ang brand nito guys. So, ayun lang. Ayun, magana na siya. So, lubat lang yung battery guys. Kaya, yung battery is 3 volts na lang, kailangan pa i-charge to. Ayun guys, oh. Parang drill lang na ano eh. Pero ito yung precision na drill ginagamit pang ano, TKA Orto. So yun guys, hanggang ano lang, hanggang dito na lang muna ang video ko guys. Bye bye.